Magandang araw po sa lahat ng Pilipino. Ating talakayin sa videong ito ang mahalagang anunsyo ni DSWD Secretary Erwin Tulfo. Importante ito at dapat niyong malaman. Kaya naman siguraduhin tapusin ang video na ito. Pero bago yon ay huwag niyong kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel at i-hit na rin ang notification bell para sa aming mga latest upload. Kahapon, August 20, 2022 ay nagsimula ng mamahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng Educational Assistance, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay dinagsa ang kanilang mga ahensya, kabilang na ang mga 4Ps beneficiaries na benepisyaryo na ng DSWD. Kaya naman kahapon din ay binigyan linaw na ni DSWD Secretary Erwin Tulfo ang issue ukol sa mga 4Ps beneficiaries na nais sumingi ng educational assistance. Gayun din sa mga estudyante na scholar na ng ating gobyerno. Para sa buong detalye, ating panoorin ito. Lilanawin ko lamang, maraming nagtatanong, medyo nagkagulo po kagabi pa. Kesyo ang 4Ps daw kasali, kesyo may nagsasabing hindi. Mga sir, mga ma'am ng 4Ps, kung kayo po ay naka 4Ps, tama po ang sinasabi ng inyong mga leader. Hindi na po kayo kasama dito dahil yung 4Ps na hawak ninyo ay para po sa mga anak po ninyo yan. Kaya po meron kayong 4Ps, yan po ay para sa edukasyon ng inyong mga anak. Incentive yan para pumasok po ang inyong anak. Therefore, nagtumatanggap na po kayo ng ayuda mula sa gobyerno para sa edukasyon ng mga anak ninyo. Pagbigyan naman po natin yung mga hindi pa nakakatanggap ng ayuda na wala po sa 4Ps, sila naman po ang bibigyan natin ng educational assistance. Yun lang po yung sinasabi. Tinawagan po ako ng pansin ng aming 4Ps personnel at ilang leader po kanina nakausap ko, sinasabi nila, sir, hindi po kasama ang mga 4Ps dyan. So yung mga nakatanggap po ng 4Ps, aba i-re-refund nyo po sa amin yan, ikakaltas po sa inyong matatanggap po next month para magkalinawan ho tayo. At saka yung mga scholar na po ng mga gobyerno ho dyan, hindi na rin po kayo kasama because allotted na po yung mga pambili ninyo, pati mga tuition ho ninyo. Ito po ay galing sa DSWD. Kaya yan po yung mga ika nga aayusin natin at paplansyahin natin starting next week. Sa mga kababayan natin na hindi nakatanggap sa nasabing assistance, huwag po mag-alala dahil ang payout para sa educational assistance ay gaganapin ulit sa susunod na Sabado, August 27, 2022. At sa apat na Sabado ng buwan ng Setyembre, ito ay sa September 3, 10, 17 at 24. At sana naman ay nalinawan na din ang mga 4Ps beneficiaries ukol sa educational assistance na ipinapamahagi ngayon ng DSWD. Kaya naman bilang isang Pilipino, ano po ang reaksyon ninyo sa balitang ito? I-comment nyo lang po sa ating comment section. So yun lang po muna para sa video na ito. Maraming salamat po.